you to show me how to get to know someone like you. And I'm back, mga kapopoy. Welcome back muli sa aking channel. Okay, Jepoy the factory worker po dito sa South Korea. Bali, ngayong araw, mga kapopoy, ano, i-discuss or i-share ko naman po sa inyo kung paano ba i-operate ang forklift. Iba-iba po ang klase ng forklift. Okay, meron tinatawag na stand-on forklift. Meron din naman yung nakaupo ka, yung parang nagda-drive ka ng sasakyan talaga. Nakaupo ka sa mismong forklift. Sa case na to, ang forklift namin, ito po ay stand-on. Nakatayo ka lang doon sa likod niya habang ino-operate mo siya. So, first things first, mga kapopoy, is safety first po muna lagi. Okay, so please take time to read this 10 rules for forklift safety. Okay, ipa-flash ko po yan sa screen. Please take time to read para na rin po sa safety mo yan at para sa safety ng mga katrabaho mo. Okay, kung possible, i-post mo siya para mabasa mo lahat or balikan mo na lang mamaya. So yun, mga kapopoy, no, pagkatapos mo mabasa yung 10 rules for forklift safety, hindi pa tayo natatapos doon. Meron pa tayong tinatawag na walk around. Okay, ibig sabihin, iikutan mo muna yung forklift mo, i-inspect mo siya. Okay, kasi kung makikita nyo, ang mga forklift, meron mga checklist yan. Okay, ayan yung mga listahan ng kailangan mong i-check bago mo siya i-operate, ano? For example, itong battery connector niya, ano? Ito, kung makikita nyo, kailangan i-check mo yan. Kailangan nakasalpak siya ng maigi. Okay? And then, check mo na rin yung busina niya, yung mga ilaw niya, at saka yung mga hydraulic cables niya, okay? Kung wala bang tumatagas na hydraulic fluid, okay? Kasi hydraulic powered ang mga forklift, ano? I-check mo rin kung wala bang tumatagas. Okay? And then check mo na rin yung mga gulong kung maganda pa yung shape niya, okay? Kung wala siyang malalaking basag, okay? Kung bilog na bilog pa siya. And then dito naman sa forklift namin ito, ito yung pinaka compartment ng pinaka mechanism niya, ano? Ito. So bubuksan mo siya. At i-check mo rin kung okay ba yung mga circuits niya, kung wala bang nakalitaw na indication na parang nasunog, nangitim na wire, okay? And then yung mga tubes, i-check mo rin kung wala bang nagli-leak na mga hydraulic fluids, ano? So ayan, kung sigurado ka na okay naman yung pinaka-mechanism ng forklift mo, pwede mo na siyang i-operate. Okay? At isa pa, mga kapopoy, no, kailangan mo rin malaman kung ano ba ang loading capacity ng forklift na i-operate mo. Makita mo yan dito sa mismong pinaka-specification niya. No? Makikita mo siya. Nakadikit yan lagi dito sa tabi ng operator's bay. So, bali sa case na to, ang forklift na to, specific forklift na to, ano, ang capacity nito is 1,500 kilograms or 1.5 ton. Okay, yun nga yung tinuro ko kanina. Doon mo makikita kung gaano kabigat yung kaya niyang buhatin. Okay, dapat alam mo yon para din sa safety mo yon at para sa safety ng lahat ng mga katrabaho mo. Okay? So yan, mga kapopoy, no, bali na check na natin lahat ng dapat nating i-check bago natin i-operate ang mismong forklift, ano. So ngayon, dito naman tayo sa mga parts niya, ano. So unahin ko sa baba. Okay, ito yung pinaka preno niya, okay, yung emergency brake niya. Okay, kapag ino-operate mo siya, kailangan nakaapak ka diyan. Okay, kung pag magpa-park ka na, bibitawan mo na yan. Automatic siyang naka-lock in place noon. Okay, so and then ito naman yung pinaka on switch nya. Okay, so pagka-tunis ko yan papuntang right, mag-on ang forklift. Ayan, so pag maririnig mo yung buzzer na yon, okay, so ibig sabihin naka-on na yung forklift mo, ano. And then sa mismong panel, ito yung pinaka panel nya, ano. Diyan mo makikita yung battery indicator niya kung malapit na siyang malawbat, may oras, at diyan din lilitaw yung pinaka speed mo, okay, kung gaano kakabilis na tumatakbo. Okay, and then kung makikita mo tong light indicator na to, ayan yung safety light mo, ibig sabihin yan naka-lock in place yung forklift mo, hindi siya gagalaw unless pinindot mo yung
sinabi ko kanina na pinaka-preno niya or parking brakes niya, no? For example, pipindutin ko siya ngayon. Ayan. Pag namatay na yung ilaw, ibig sabihin, pwede na gumalaw yung mag-forward or mag-reverse yung forklift mo. And then, punta naman tayo dito sa pinaka-importanting button ng forklift, ano? Ang emergency button, okay? Ito ang pinaka-emergency button niya. Just in case magkaroon na short circuit ang forklift mo kasi battery operated to, kailangan mo itong i-press pababa para matanggal yung connection ng battery niya sa ilalim. And then, ito namang red button na to, okay, ito lang yung pinakabusina niya, ano? O, subukan natin. Okay, yun yung pinakabusina niya. Gagamitin mo yung busina na yan pag pupasok ka o dumadaan ka sa mga merong mga blind corners o kaya dadaan ka, tatawid ka sa tawiran ng tao, sa mga tawiran ng pedestrian, ano? Kailangan bumusina ka muna. And then, ito namang next na toggle switch na to, okay, ito yung turning lights mo, ano? Ito yung pag mag-turn ka sa left or right. Okay, pag pinull down ko to, turning right tayo. Ayan, kung nakakita yun, nagpa-flash yung right pang turn right na ilaw. Okay, so pag tinula ko siya pataas, turning left naman siya. Ayun, umiilaw yung turn left na ilaw. Okay, and then ito namang next na toggle switch na to, ito yung pinaka headlight mo, okay, just in case gabi ka na mag-ooperate at kailangan mo ng ilaw, i-on mo lang siya. Itulak mo siya pataas, mag-on yung dalawang headlight mo sa taas. And then ito namang pangatlo, kung napapansin nyo sa taas ng mismong forklift merong nagbi-blink na pula na ilaw, okay, yun yung pinaka hazard light niya, ibig sabihin operating mode siya niyan. Ibig sabihin, naka-on siya. Okay? Para alam ng ibang mga kasama mo na umaandar yung forklift. Okay? So, pwede mo siyang patayin. Mamatay yung ilaw sa taas. Namatay. Okay? Pero, as much as possible, every time kailangan nakasindi yung ilaw natin sa taas. Okay? For safety reasons. Okay? And then, ito naman tayo sa ano. Ito yung pinakamanubela or steering wheel niya. Ano? Nasa left side siya ng forklift mo. Dito ka gagamitin mo pagliligo yung forklift, ano? And then ito naman yung pinaka mobilizing lever niya or yung para gagamitin mo para mag-forward ka or mag-reverse yung forklift mo. Okay? Ang speed ng forklift mo depende sa tulak o hatak mo sa lever na to, no? Kung konting tulak lang, mabagal lang yung forklift mo. Okay, so for ito, itong kung nakikita niyo itong handle na to, safety to para hindi tumodo yung pagkatulak or pagkahatak mo sa lever na to, no? So, ayan, subukan nating i-forward, ano? Ayan, daan-daan lang siya, no? Okay, and then reverse. Ayan. Okay? So, kamukha nga na sinasabi ko kanina, makikita nyo yung pinaka-panel niya, naka-off yung parking brakes, ano? So, ito yung safety niya. Tatanggalin ko yung paa ko sa parking brakes. And then, kahit gaano ko galawin tong lever na to, hindi siya gagalaw. Okay? Pinaka-safety niya yun. At ito naman tatlong lever na to, ano? Ito yung pinaka-control ng forklift mo. Itong pinaka-mahaba, ito yung pinaka-up and down ng forklift. Okay? So, pag hinata ko siya pababa, papunta sa akin, aangat yung pinaka-fork. Ayan, okay? Pag tinulak ko siya, bababa yung fork. Ayan. Okay, kamukha rin na sinabi ko kanina, ano? Yung bilis na paggalaw ng fork mo, pag-angat at pagbaba, depende sa pagtulak at paghatak mo dito. Okay, kung hinatak mo ng todo, mabilis siya. Kung hinatak mo siya ng dahan-dahan, mabagal siya. Okay, so sample natin ulit. Ayan, mabilis siya, di ba? Depende sa hatak mo. Okay? And next, ito namang lever na to, ito yung pinaka-tilt, okay? O yung pagtingala at pagyoko ng mismong fork mo. Pag inangat ko siya at hinatak ko siya papunta sa akin, aangat yung pinaka-fork. Titingala yung pinaka-fork. Ayun. Okay? Pero dahan-dahan lang sa pag-angat ng fork na to, lalo na kung meron ka ng load. Okay? So, babalik ko siya, back in position. Tutulak ko siya. Ayun. Dahan-dahan lang. Okay? And then, ito naman yung pinaka-push and pull ng fork mo. Okay? Pag tinulak ko siya, magpo-forward yung fork. Pag hinata ko siya, babalik sa akin yung fork. Okay? So, ito. Pupush natin. Yan. Okay? Kita nyo, lumalayo yung pinaka-fork sa akin. Ano? And then,
Pag hinata ko siya, babalik siya sa akin. Okay. Another safety tip mga kapopo, yan, no? Kung o-operate mo na yung tatlong fork na to, yung fork controls mo na to, kailangan, kung beginner ka pa lang, mas maganda, naka-on yung parking brakes mo. Ibig sabihin, hindi ka naka-apak dun sa mismong preno sa baba. Okay, for safety reasons mo yan, para naka-stationary or naka-lock in place yung mismong forklift kapag kukuha or susundot ka ng paleta para ilipat mo or kahit saan mo mandalhin. Sa safety mo yon para hindi gumalaw yung mismong forklift. So, ito mga kapopoy, no? Ito yung susunod na video. Ito yung paano ko siya ino-operate. Tara, panoorin natin. So, ayan mga kapopoy, ano? Bali, naglalabas ako ng mga shelves na na-assemble na. Nilalagay ko sila dun sa harapan ng company, dun sa may parking area. Okay, at kung mapapansin nyo, merong part ng video na yan na parang mabilis yung forklift. Hindi po mabilis ang forklift dyan, ano? Naka-fast forward lang po ng konti yung video ko para hindi siya ganong humaba. So yan, no? Kung nakikita nyo, ina-align ko ng maayos yung forklift bago ko isundot yung mismong fork nya, no? Kasi medyo makitid yung papasukan ng dalawang fork dun sa gitna nung shelves na yan. At kung napapansin nyo, kinukuha ko siya dun sa gitna kasi mas stable yung load kung kaya mo siyang kunin sa gitna. Kasi top heavy po yung mga shelves na yan, no? At saka kung napansin nyo kanina, pagkaangat ko nung shelves, itinilt up ko siya ng konti. Okay, para parang nakasandal siya ng konti sa mismong forklift. So, ito pa yung isang example mga kapopoy, ano? Inalign ko muna ng maigi yung forklift ko bago ko pinush forward yung mismong fork, ano? And then yan, naangatin ko lang siya ng konting konti and then magtitilt up ako. Ayan, para parang naka-lean papunta sa forklift yung mga load na bubuhati niya, no? Safety siya, hindi siya tutumba paharap, naka-lean back siya kumbaga, o para mas safe siya na hindi tutumba yung mga load na daladala nung forklift mo. At dito naman mga kapopoy, ano, kung mapapansin nyo, once na nag-reverse ka, automatic na sumisindi yung reverse light nya. Ayan yung nasa taas ng forklift, ano, automatic na sumisindi yun pagka aatras ka. Ayan, kung nakikita nyo, kamukha nung kanina, yung load na yan, konting-konting angat lang yung ginawa ko dyan. Hindi mo naman kailangan iangat ng mataas yung mga load mo, lalo na kung maluwang naman yung area kung saan mo siya dadalhin. At sa part naman na to mga kapopoy, no, ayun, kung napansin nyo, bigla lang akong bumaba sa mismong forklift, ano? Ayun yung sinasabi kong safety nung pinaka-parking brakes niya. Once na nag-step down ka, automatic na naka-lock in position yung forklift, ano? Hindi siya aatras o aabante dahil nga auto-engage yung parking brakes niya.
sa part naman na to, ano, bali gagamitin ko yung forklift bilang pantulak lang dun sa mga nasa harapan ko na nakapaleta na yun, ano. Hindi, kung makinis naman yung flooring, pwede naman kahit itulak mo lang yung mismong paleta, kahit hindi mo na sila iangat, ano, pwede mo rin siyang pantulak. So, ayan, ano, kung tapos ka ng gumamit ng forklift, ano, dapat lahat ibalik mo sa original position. Okay, hatakin mo yung fork mo pabalik, ano, bago mo siya i-park. So, yun lang mga kapopoy. No, thank you very much sa panonood ng video ko ngayon. Okay, ang aking ang demonstration kung paano ba i-operate ang stand-on forklift dito sa South Korea. So, kung nag-enjoy ka sa panonood ng video na to, okay, please kindly subscribe to my channel. At baka may kakilala ka na gusto rin magpunta para magtrabaho dito sa South Korea, pakishare mo na rin itong video na to para naman makita nila. So, once again, maraming maraming pong salamat. Jepo Show, out!